Hi guys! Welcome back to my channel at nagbabalik na naman akong muli para i-share sa inyo ang aking bagong pinuntahan na sobrang sarap at kumain na naman tayo ng bonggang bonggang bongbong. Hindi na ako magpapatumpik-tumpik. I-reveal ko na ang pinuntahan kong bagong kainan na super unlimited sa Mupsal. Unlimited kanin, unlimited soft drinks, unlimited milk tea, unlimited juice, tapos unlimited may mga ulam din sila, and syempre, mga side dishes at dessert na super, super duper to the highest level ang sarap niya. Ito ay walang iba kundi sa San Isidro Paranaque. Ito matatagpuan ang Asian cuisine sa Chon na napakasarap. Oo, at ito ay sa halagang 399 pesos lang. Unli na siya, pero guys, make sure nakakain lang tayo kung ano ang ating prefer at kaya ng ating mga tiyan dahil meron itong 200 pesos charge kapag nagsayang tayo ng pagkain. Pero syempre, huwag na tayo magsasayang, guys. Well, food is life and for sure magugustuhan natin at talagang ulit-ulit tayong kakain doon dahil sobrang saya. Una-una yung lugar na pinuntahan namin ay napaka-cozy, napakaganda at talagang masasabi ko na talagang hindi siya yung putyo-putyo lang na kainan na kasi talaga namang ang daming tao. Ang dami nagpupunta, family, friends, barkada, jowa, andun na talaga. As in talaga pang barkadahan siya dahil sulit na sulit ito sa halagang 399 pesos. Ilang mga unlimited samyup na yan ay minsan nag-range ito na 500 plus pataas. Pero ito sa halagang 399, ay, sobrang affordable. Laban na. Talaga namang masarap ang pagkain, maganda ang lugar, hindi mainit, at talagang masarap talaga yung food. Ang mga side dishes niya ay may mga potato marble na matamis. Super sarap nun kasi yung potato marble niya, guys, napaka-crunchy. At talaga namang manunuot sa yung dila yung tamis at crunchiness ng potato marble. So, iwas umay talaga ang first one dahil talagang masarap talaga siya. Siyempre, ang walang kamatay ang kimchi na paborito ng lahat sa atin ay sobrang fresh. Sobrang ang kimchi nila ang sarap-sarap, malinamnam at napaka-crispy. Hindi siya kagaya ng mga ibang kimchi na sobrang dry. May na-encounter ako mga kimchi na super dry, guys. Pero this kimchi na kain ko dito sa pinuntahan ko, sobrang crispy talaga ng kimchi niya. At tamang-tama lang talaga yung anghang niya talaga. Tapos yung japchae, paborito ko yun, guys. Mga nakakainan ako mga ganon na sobrang dry, kulang sa lasa, sobrang alat. Pero yung japchae nila sobrang tamis. Hindi naman sobrang tamis, parang tama lang yung tamis niya at alat niya, yung combination. At sobra talagang firm ng noodles. Kaya talagang sobrang nilantakan ko ng bongga-bongga yun kasi favorite ko talaga yun. Siyempre, ang walang kamatay ang fish cake. Favorite ko po talaga. Kuri-Korean talaga ang ate girl. Favorite ko talaga ang fish cake dahil hindi rin talaga maalat yung fish cake nila. At talaga namang masarap. Sobrang, ang dami ko talaga nakain nun kasi yun talaga yung mga pinaka-basic na paborito ko. Siyempre, yung mga ingredients ng mga samyupsal, yung mga meat, pork, beef, chicken nila. Napakadami mo pwedeng i-fry at kainin doon. Sobrang sarap ng mga marinated na mga sinerve nila doon. Talagang sulit talaga. Malami pa, may takoyaki rin sila, guys. Sobrang takoyaki nila is talagang pag kinain mo siya is may feeling siya sa loob na sobrang sarap. Sobrang creamy at sobra talagang nakailang takoyaki rin yata ako na kain kasi may ibang takoyaki kasi na parang napaka basic lang ng lasa. Pero ito parang medyo may something dun, may main ingredient yung takoyaki nila na masarap talaga. Talagang parang may seafood something sa loob na talagang super sarap yung takoyaki. Siyempre meron din sila doon chicken. May two types of chicken silang hinahain din, yung marinated and yung fried chicken. The best yung fried chicken nila, sobrang crispy, sobrang juicy. At syempre yung marinated chicken, din talaga magpapatalo kasi talaga yung papa-unli wings ka dahil sobrang sarap. May two variants din po sila ng rice, plain rice, and of course, panarong-panarong kanilang fried rice. Talagang, yun talaga yung sobrang kinain ko, fried rice nila kasi sobrang sarap at sobrang malilamnam talaga yung kanin.
Siyempre, may pa-milk tea rin ng mga Ferson. Dalawa to eh. Merong two flavors ng milk tea sila. Unlimited talaga. So, siyempre, Okinawa talaga yung sobrang nagustuhan ko. Kasi talagang, ikaw na talaga magtitimpla ng milk tea mo doon. Talaga unlimited yung ice, unlimited yung milk tea, yung pearls, and yung tamis na pwede mong ilagay doon. Name it. Siyempre, ang pa-ice tea ay hindi rin mawawala. Sobrang refreshing at super lamig. Diba? Aside from that, ano pa bang meron sila doon? May mga iba't ibang mga ulam din sila na mga pwedeng kainin. Diba? Mga sobrang sarap din. Hindi ko na masyado matandaan yung mga ibang food na nakain ko. Pero basically, talagang pang samyup lang talaga yung tema. At may mga ina-add lang silang mga ibang variants para naman eh, gusto mo lang din kumain ng rice, pwede ka mag-chicken or may mga ibang mga pwede mo pang iulam doon sa pinuntahan kong kainan na yon. Overall, kung i-review natin siya ng out of 10, I could say is that's 9 out of 10. Yon. So, okay na okay naman siya. And talaga namang okay at mababait din yung crew at sobra talagang talaga naman po nagpabook ka sa kanila, talagang priority ka at talaga namang asikaso kanila. And of course, I get the chance again and again and again na makilala ang CEO ng yung CEO at may-ari ng Asian Cuisine sa show na yun. So, sobrang bait kasi talagang yung pumunta kami doon is parang nagsabi nga ako na pwede ako magpa-picture or whatsoever. Pero nga dahil sobrang busy niya dahil sa dami ng taong kumakain doon eh. Siya talaga lumapit sa akin, sabi niya, sige mag-picture na tayo madam para hindi pa daw siya busy. Yun. So lahat naman taga pa rin niya kayo dyan from the South, Las Piñas, o saan man kayong lupalop ng earth. Try niyo na po itong Asian Cuisine Sasyon na matatagpuan sa San Isidro Paranaque dahil talagang I recommend, highly recommended na sobrang sulit at sobrang sarap ng mga pagkain. So watch the other clips. Thank you.
So yun na nga, so dito nagtatapos ang aking vlog. Abangan nyo ulit ang aking mga ibang pa-travel, pa-food review, product review at kung saan pa tayo pupunta at kakain para ma-experience natin ang iba't ibang lugar na madidiscover natin with good food and good place na pwedeng tambayan nating lahat. Okay? So, don't forget at huwag niyong kakalimutan, of course, ang laging pa-verse ni Miss Yanti Girl, Japan, just always pray at night. Till my next vlog. Ciao! 1, 2, 3, 4!